Okay. Magandang hapon. Ganun pa rin Friday, Holy Friday. Hello. So ako lang yan nag-i-enjoy dito na dumungaw. Tumambay dito sa may view deck. Saan na tayo naman ay nakaharap sa may western part no of Davao City. Pwede. Basta ito siya. Kung kanina ay nakaharap tayo sa may southern part of Davao, like mga buhangin area and buhangin district, Lanang, ganun, tapos Samal and Poblacion district, tapos Chinatown. Ngayon dito naman tayo nakaharap sa may Matina district and buhangin district din. Ikot-ikot natin yung camera natin, Lanang. Papakita ko lang sa iyo yung mga nakita ko dito. Sharing is caring. Share your blessings. Parang ganun. It's a blessings, di ba? Na bakit magkaroon tayo ng chance na makapunta sa mga lugar kung saan na meron siyang ano, meron tayo maipakita ng mga perspective ng city of Davao. Ito yung ano, ito yung area kung saan makikita natin, no? Ito yung viodic na kinatatayuan natin. Makikita natin yung dalawang tower, no? Under construction 'yan. Tama. I mean, tatlong tower 'yan actually sa ano, Alvio or Avida Tower. Avida condominium, Avida Tower. Sa may ano 'yan, harap 'yan ng Abrisa. Likod or in between. O likod lang ano ng Imcor Davao and or Imcor Bahada tsaka ng ano, Redeem Torres. So ibig sabihin yan, dito sa area na to makikita natin dito yung ano, hilltop area, no? Hilltop or yun, hillside pala, hindi pala hilltop, it's hillside kasi pag hilltop pala dun pala yun sa may Barangay Langob area likod sa may Shrine Hills. So hillside is yun yung Barangay 29 Das A, Das B, basta Barangay 29. Santo Niño, JKK Santo Niño, JKK San Antonio. No? So shout out. Marami akong mga ano dyan. Marami tayong mga kaibigan. No? Mga viewer, no? Mga subscribers na nananood sa ating mga gala dito sa Davao. Tapos nare-request nila yung lugar nila na sana puntahan natin. Daanan, i-vlog, walking tour natin. So yun lang, napuntahan natin yun. San Antonio and Barangay 29 Das B, San Antonio and Santo Niño. Tapos lusot yan dito sa may Ladislawa area. So saan ba yung Ladislawa dito? Ito yan, Ladislawa. Di ba ang ganda na ang ganda talaga ng mga high-end subdivision or mga extravagant subdivision kasi talagang hindi sila siksikan. Malalaki ang kanilang mga lot areas. Tapos or yun, no? Square mga lot areas, no? Malalaki. Tapos meron silang space, enough space para mapagtaniman ng mga punong kahoy. Kaya kung napapansin nyo, diba, greenery pa rin siya, which is very good, no? Kasi napapanatili yun, no? Kalikasan, nagbibigay siya ng preskong hangin. Gaya ngayon, no? Nararamdaman ko yung ano, yung malamig at yung ano, presko na dampi ng ano, hangin. That's Ladislawa. Tama, no? Ladislawa area. So, asan kaya dito yung, ano, yung Ford Academy? Hindi ko pa nakita yan, eh. Hindi pa rin ako nakapasok ng ano, Ladislawa. Siyempre, wala naman tayong transaction dyan. Wala naman tayong kakilala ng mga taga Ladislawa. Pero pagkakaalam ko, itong bahay ni Baba ang pangalan nun, eh, no? Yung parang may-ari ng Gaisano South Illustre. Ay dyan nakatira sa may Ladislawa. Mahal ang mga lupain dyan. Billionaire's Row Subdivision, parang ganun. Tapos ang labas nyan ay ito. Itong may Philcom ba yan? Basta McDonald. Kasi McDonald din natin makikita. Matatabunan. Yan lang. Ang ganda, no? Yun ang sabi nila na hindi naman talaga masama ang pag-unlad. Basta ito hindi nakakasira ng kalikasan. Tama.
So napakainit ng ano no, temperatura na ngayon sa mundo ay climate change, I mean global warming is real. Hindi siya biro. Talagang nakaramdam ng ano, dapat na napakainit ng 39 30, 30 ano 39 40 41 tapos pinakamataas na recorded na temperatura sa Pilipinas. Ang pinakamataas naman na temperatura na naitala dito sa buong Pilipinas ay top 1 si Aurora. Meron siyang 60 degrees Celsius. Init nun, no? Grabe. Hindi ko maisip paano yun. Paano nila kaya na ng mga taga doon? Baka sanay na sila, no? Immune na sila. Hindi naman siguro yun na ganun ka bilis, no? Yung transition from dating temperatura nila, klima na 30 to 33. Naging 60, di ba? So times to kagad or else talagang hindi sila mabibigla sila, di ba? So climate change is real. Pero ganun ang hangin dito ngayon sa tingin ko, natatayuan. Palibasa, inibiti doon tayo. Tapos pasok ko nga ng hangin kasi mga puro kahoy. Diba? Nakatawa. Sa totoo lang, isa talaga yan sa mabibigay dito sa isang syudad, no? Sa isang city, municipality. Isang city, highly urbanized city. Yun na lang. Highly urbanized city means from the word highly urbanized, maraming tao, populous area, mataas yung population, pero still respect and believe ako sa saludo, respeto ako sa mga LGU officials ng mga highly urbanized cities na na-maintain nila. They still manage to maintain greenery, lush greenery. Isa sa pinakamaraming advocacy ko nila is yung mapanatili, ano? Mapapanatili yung karikasan na pangalagaan. Hindi pwedeng basta pwede kang mag-develop, pwede maging ano, develop yung isang lugar basta naayon, no? Sa pangalagaan ng karikasan pwede mapabayaan basta na lang kayo magkaroon ng mga establishments, mga factories. Davao City, ganun din, no? Pinibin ako sa taga-Davao sa anong mga LGU Davao. Mga officials dito kasi talagang binimintin nila yun. Hindi na pinapabayaan. That's what. Alam, so maraming mga ano, mga Islams area sa Davao, scattered area. You know, still, hindi siya sapat para masabi natin. Unlike City of Manila, I mean unlike some part of ano, sa ibang mga cities sa NCR na puro nalang taga bahay makikita in establishments, mga skyscrapers, high-rise buildings. So dito sa Davao, parang ano siya, no? Parang ano, alternate, no? So halaman ka, mga puro kahoy, malaki, tapos mga bahay, may mga condominiums, mga high-rise buildings, hotels, factories, tapos meron ding mga taniman, may mga punong kahoy, which is nakakatawa. Tapos ang tanim dito sa Davao, ha, ang maganda sa Davao, ang tanim dito, hindi siya basta kay puno lang talaga na nagbibigay ng dilim, nagbibigay ng preskong hangin, di ba? Kundi sila din ay nagbibigay ng mas napakasarap na bunga. Durian, syempre. For example, yung durian yun, ha. Asan na yan? That's durian. Galing. Diba? Durian, durian, rambutan, mangga. So yun yung mga punong kahoy na makikita natin sa Davao. Na hindi na siya basta kay punong kahoy na nagbibigay lilim, tumutulong na mag-produce, no, ng oxygen at mag-emit ng mga carbon dioxide. Kundi sila din ay nagbibigay talaga ng napakasarap, world class na produkto. Galing. So sa Iloilo naman,
kaya naman mga pananim doon ay nagbibigay din ng linis sa hangin. Tapos view, nagiging state of the city. Sa Cebu, ano ba meron? Ang sa Cebu naman ay may mga pananim naman na kahoy no, sa IT park. In fairness din naman. Ganun naman talaga, isa yan sana eh. Kailangan naman talaga ng mga punong kahoy din sa mga business parks at IT parks kasi kawawa yung mga empleyado kapag kalabas sa trabaho. Yung mga mamamasyal at least man lang. Yung pangit ng park ha, na walang walang mga kahoy, walang punong kahoy. Kaya nga park na makapagpahinga. Makapag-refresh na mga pagpalamig, ipapresko sa hangin. Kung wala kang kahoy, hindi mo makagawa yung memorial park niya. May ano nga yun, may mga punong kahoy. What more sa open parks and public parks para sa mga taong gusto kong papahin sisinong sa punong kahoy. So, sa Cebu naman ay yan ang sa mga CBD, Cebu Business Park ba yun, Cebu Business District, and mayroon din silang IT park, may mga kahoy doon. At syempre ma-presko din ang hangin kapag ka doon ka sa may bandang Lahog area. Lahog ba yun yung ano, sa may Busay pala, Busay. Lalo sa may Siraw Garden, napunta ka ng ano ba nang sa may Trans-Central Highway, ganda ng ano nila din, klima para nasa Baguio ka talaga yun. Kaya tanghali tapat nagpa-fogs. Ganda. City of Manila, Marikina, Taguig, ganda ng Taguig. Kahit pa napaka-develop nilang syudad, pero meron pa rin silang ano, mga greens na makikita ng mga pananim. City of Manila, hindi ko alam, no? Lunita, pwede, Intramuros. Kaila siguro, maraming thank you sa panonood. O nga pala, ipakita ko sa inyo, ito pala yan, City Gate. Ayan po ang hangin. Kita natin yung LED. LED TV. Or LED billboard ni NCCC. Kasi itong crossing naman, yung corner. Ito, yung may crane sa likod, yan ay City Gate. Or Gaisano. Buhangin. Okay, yun lang, no? So, Holy Week, no? So, sana ay ingat kayo sa pag-uwi. Maraming mga vehicular accident, no? Sa mga katong panahon. Dahil sa long drive, tapos lasing, kulang sa tulog. Kaya, ingat sa pag-uwi. Bye-bye!